So yun mga boss, so tapos na natin na ikutan yung ating mga walls, and then yung ating ceiling, and then yan, na-apply na natin mga boss ng primer. Sa body mo natin natin pang primer mga boss, syempre ito, boys eh. So yan, permacoat B701 flat latex, so yun yung magandang gamitin na pang primer mga boss dito sa ating mga walls, sa mga concrete walls at saka sa ceiling. Na may connection sa masonry. So, mga boss, syempre, yung ating walls, yan, pwede natin siyang primeran ng mga 2 coats. And then, mga boss, syempre, bago natin yan patungan, ang pangalawang patong, mga boss, i-check muna natin muli yung ating mga walls, kung meron bang mga buhit, may mga bukol-bukol, o meron bang mga dumi-dumi na napasama habang nagtipintura tayo. So, kailangan natin liyahin yun, mga boss, gaya nito. So, yun, mga boss, gaya nyo, may mga parang mga dumi na napasama yung galing sa roller, yung mga butlig-butlig o, mga tuldok na yan. So, kailangan nating liyahin yan ulit. And then, i-retouch natin ang skim coat, yung mga parte na may mga guhit. Yan, may mga lubog. So, para mas maganda yung kalabasan ng ating pintura, mga boss. Siyempre, hindi natin na pwedeng i-finish yan ng ganyan dahil kita-kita yan, lalo na kung gloss yung gagamitin nating pintura. So yun na nga mga boss, yung ating update ng ating painting works dito pa rin sa bahay ni Ate Annie. So shoutout nga pala muna kay Kuya Roland. So stay safe dyan sa kinalalagyan mo Kuya Roland ngayon, so kung nasan ka man. At syempre mga boss, dito sa update natin, magbibigay pa rin tayo ng kaunting tips, especially dun sa mga mahiling mag-DIY at sa mga beginners natin. So yun na nga mga boss, dinaprimeran na natin yung ating pinirepair na skim coat. So gagawin naman natin mga boss, mamaya iikutin ko yon, and then i-check ko yung sa kain, sabi ko yung mga malalalim na portion, may mga guhit-guhit, may mga bukol-bukol, yung mga dumi-dumi. At make sure mga boss, syempre bago kayo mag-apply ng first coating o ng primer natin, make sure malinis yung surroundings nyo. So dapat wala yung mga likabok para yung mga dumi hindi dumikit dun sa ating pinipinish na walls. Mga boss, ano, syempre pag nagdikita niyan, yun nga, para yung may mga ano, para yung may mga crinkles-crinkles diyan na nakadikit, so mga butlig-butlig, so pangit yun mga boss, no? So ayaw nating mangyari yun syempre, so kaya ganun. And then primer natin at least 2 coats, at syempre mga boss, yung tips na ibibigay natin naman dun sa skim coat pa rin mga boss, ano, so sa pagpili kasi ng skim coat dapat ano tayo, medyo wise tayo mga boss, no? Lalong-lalo na nga, gaya sabi ko dun sa mga DIYers, bumili kayo ng mga quality na skim coat, so wag kayong kukuha ng mga skim coat mga boss na gawa ng China, and then yung mga hindi kilala. Dahil lalo yung mga nakasako mga boss, no, dahil naka-experience kami minsan, so nagpabili kami ng skim coat dun sa may-ari ng bahay. So naloko siya, binigyan ko naman siya ng pangalan na dapat bilhin. And then pinilit siya na ganun ang gamitin namin. So alam niyo mga boss yung skim coat niya. So marami siguro nga nakaranas nito mga boss, no, ng mga pintor. So yung mga gawa ng China, yung mga hindi kilalang skim coat mga boss, kapag ina-apply natin sa bahay, skim coat tayo, yung mga standard skim coat, ano, merong hindi mo pa siya nililiha mga boss, ganunin mo lang ng kamay mo, nakukulbo siya. And then kapag pinrimeran mo naman siya mga boss, ang nangyayari yung skim coat sumasama dun sa roller, no, natutuklap siya o tumatumbling. And then hindi man siya bumaliktad o hindi man matuklap yung primer natin mga boss, minsan kadalasang nangyayari yung pag natuyo na yung primer, bigla ka na lang may makikita na lumubo, tapos biglang makakaroon ng crack-crack, no mga boss, parang lupa na napitak. So ganun. So masakit sa ulo yung ganung trabaho mga boss, no. Paulit-ulit ka doon sa ganung proseso, pero may paraan naman mga boss para masolusyunan 'yon. So yun ay pinapahidan o pinupunasan ng concrete sealer na water based, so para hindi siya tumuklap. Ayun nga lang mga boss, syempre sa kabilang banda, imbis na nakatipid ka, mas lalo ka pang napamahal at the same time nadagdagan yung trabaho mo. So kaya mga boss, o sinasuggest ko mga boss, pagpili ng skim coat mga boss, bumili na tayo ng mga branded. So nandiyan naman si Mondo, nandiyan naman si Bostik, nandiyan naman si Semcoat at marami pang iba mga boss. So huwag tayong magtipid, kakatipid natin, hindi natin alam mga boss, mas lalo tayong mapapamahal. Dahil nga, kapag gumamit tayo ng mga low quality na materyales, ang nangyayari, nagkakaroon ng backjump. Diba? Abala na sa trabaho, nagastusan ka pa. Diba? So lalong-lalo na yung mga nagdi-DIYers, diba? Yung mga bagong mga beginners natin na pintor. Minsan syempre, pag nakaranas ng ganyang sitwasyon, hindi nila minsan alam yung gagawin, kung ano magiging solusyon. Ano? At saka mga boss, isa pa, dun sa mga part na nagtutubig na pader mga boss, yung alam yung tinatamaan ng tubig, mas maganda mga boss, i-waterproofing na muna natin yan bago natin yan batakan ng skim coat. So pwede naman si Flexiban mga boss, basta si Flexiban lang para mapalabas niyo yung quality, huwag niyo titipidin yung materyales, sundin niyo yung instruction niya mga boss para hindi kayo nakakaroon ng problema.
And then kung ayaw niyo naman ng waterproofing, meron naman tayong gaya nga nasabi ko doon sa last vlog natin, mga boss, meron tayong mga watertight na skim coat na ginagamit. So no need na gumamit ng waterproofing, mga boss, 'di ba? Mas tipid. Kasi kapag yung isang walls kasi, mga boss, kapag yan ay nababasa o nagmo-moist, natatakusan ng tubig o may leak yung walls natin, ang mangyayari, si pintura, mga boss, tutuklap yan, aangat. And then mapapansin niyo, mga boss, lolobo. Tapos minsan yung iba inaamag pa, 'di ba? So ngayon, mahirap mag-repair. Siyempre, babakbakin mo na uli, boss, yan. Hindi mo naman yan pwedeng sabihin mong i-retouch lang ng sabi, pintura, iskim ko tan uli. Ganun pa rin ang mangyayari dyan, mga boss, dahil nagbabasa yan. So, ang kailangan mong gawin talaga, mga boss, sa mga ganyang ano, maganda na dapat yung preparasyon. Ayusin mo na. Basta pag alam mo nga nagtutubig yung party na yan, ipaayos mo na, mga boss. Siyempre, especially dapat, kumuha ka. Kumuha tayo ng marunong talagang pintor. So, huwag natin yung ipaubaya dun sa mga beginners pa lang. So pwede naman, pero dapat siyempre may alalay. At doon sa mga nagdi-DIY naman, siyempre dapat sundin niyo yung instructions, yung gaya na pinapayo ko. Kung pwede kayong mag-waterproofing muna, pwede. Kung ayaw niyo naman, may mga skim coat naman tayo ng mga watertight. So ganoon na lang ang gamitin niyo, mga boss, ano. So para hindi tayo nagkakaroon ng problema sa ating bawat trabaho, magiging maganda, maayos yung mga gawa natin, mga boss. 'Di ba? So mahirap kasi yung ano, kahit ako, naiinis ako, mga boss, ang pabalik-balik ka sa trabaho. Tapos ka na biglang magkakaroon ng ganito, and then finish na yung ating ginawa. Sabay magkakaroon tayo ng aberya. So, pinapayo ko, mga boss, kung meron lang tayong budget, sapat na budget para dun sa ating gustong ipagawa, huwag na po tayong magtipid sa mga materyales. So, yun lamang po yung aking ina-advise sa mga gustong magpagawa. At syempre, pumili po tayo ng mga quality materyales at maayos na manggagawa. So, yun po ang mga bagay na dapat po natin tandaan, mga boss. So, yun. So, yun, mga boss, yung update natin sa ating painting work. So, bali ito nga sa may hallway na to. Na primera na natin yan, mga boss. So ready for finishing na yan pagkatapos ng tiling work natin, yung ating laundry. So yan, mga boss, nalihan na yan. So ipaprimer na lang natin. So yung hallway natin, yung kwarto. So yung kwarto na yan, mga boss, nakaprimer na rin yan. So okay na rin yan. Ready for finish na yan. And then ito, mga boss, yung ginagawa ko ngayon. So yan. At syempre, mga boss, so ito, minasilyahan ko pa lang. At syempre, ito, meron tayong isisingit, mga boss. So yun, mga boss, meron tayong isang produkto na sisingit sa ating vlog. So ito, mga boss, yung ating Rain or Shine Hydrolock. So magtataka kayo, mga boss, kung ano to, kung itatanong nyo, ito, mga boss, ay isang waterproofing. So ipapakita ko sa inyo itong sample na nilagyan natin, mga boss. Yan. So yun, mga boss, itong puting nakikita nyo, mga boss, hindi skim coat yan. Yan po ay waterproofing na hydrolock. So yan. And then mapapansin nyo, mga boss, open na siya sa ulan. So bali yan yung firewall natin, mga boss, ano. So meron diyang nagmo-moist sa pader. So kaya ang ginawa natin para hindi tumagos yung moist sa ating pintura, nilagyan muna natin ng hydrolock waterproofing. And then ngayon, tsaka natin siya ipaprimer, mga boss, ng flat latex. And then yung mga imperfection naman, tsaka natin lalagyan ng masilya, ispat natin ng masilya para yung pintura, mga boss, ipit na nung ating ibig sabihin yung ating waterproofing, ipit na ng pintura. So yung tubig na galing sa labas, mga boss, hindi na yung tatagos dito sa loob dahil yung waterproofing natin na hydrolock, siya na yung magsisilbing harang o protection natin doon sa ating pintura. So para hindi siya magkaroon ng lobo, hindi mabakbak, and hindi magkaroon ng moist, hindi masisira yung ating finish na pintura, mga boss. So itong hydrolock rain or shine, mga boss, mabibili nyo ito sa Depot at Wilcon. So hindi niyo to mabibili, mga boss, sa mga hardware dahil ito exclusive lamang sa mga Depot at Wilcon. So ang price nito, mga boss, ay nasa 5,000. So medyo mahal siya, mga boss, pero napaka-effective naman 'yan. So marami na kaming napaggamitan nito. So wala kaming naging back job. Ang kagandahan kasi dito, mga boss, wala ka nang maraming trabaho. Kung hindi ka marunong sa preparasyon, wala ka nang dapat alalahanin dahil ito rektang ipinupunas gamit ng paintbrush or roller, mga boss. So yan ay kalimitan naman, ipinapahid o ina-apply doon sa labas ng bahay, mga boss. Yan. Para maging protection natin sa mga leakage. So yan, mga boss, ang kagandahan pati niyan, mga boss, waterproofing na, at the same time pwede siya yung maging finish na pintura natin. At ang maganda dito, mga boss, dahil water-based yung ating rain or shine hydrolock, pwede natin siyang timplahan ng kulay, pwede natin siyang haluan ng mga acre color na gusto natin nang sa ganun, mga boss, lumabas o masunod yung ating kung may kulay tayong gusto.
At syempre mga boss, yan ay pag nabili naman to mga boss, may kulay na. Meron yang gray, may parang blue, ito white. So iba-iba yung kulay niya mga boss. So yan, mahahanap nyo yan sa Ripo.